Ako sasabihin ko na, hindi siya marunong mag-imbestiga. Sayang ang sweldo ng taong bayan sa kanya. Ang mag-authenticate yan, ako. Kasi ako yung gumawa eh. Sinasabi ko nga ako, ako yung nag-imbestiga. Ako yung ano, dinidenay lamang nila. Bakit? Kasi nga, ang nag-appoint kay General Lasso ay yung nakaupong presidente ngayon. Yun po yun. Matapos kang pag-initan si Morales sa nangyaring Senate hearing patungkol sa kaso ng PIDEA leaks, Attorney Trixie Cruz Angeles muling nagsalita sa di umano'y hindi tamang pagtrato ng senador na si Jingoy Estrada sa former PIDEA agent na si Jonathan Morales. Sinang-ayuna naman ng maraming netizens ang naging pahayag na ito ng veteran lawyer at nooy cabinet secretary ni Pangulong Bongbong Marcos na si Attorney Trixie nang ipaliwanag nito ang hindi magagandang ginawa ni Senator Jingoy Estrada na tila pang gagang up-aniya kay Morales sa nangyaring Senate hearing kahapon. Sa kanyang recent video, nilinaw ni Attorney Trixie na hindi dapat si Senator Jingoy ang nagsasabing hindi mapagkakatiwalaan si Morales dahil bukod sa anya sa hindi naman ito hukuman ay wala siyang karapatang yurakan ang pagkatao ng sinuman. Ayon pa sa veteran lawyer, hinaharap at hindi anya tinatakbuhan ang kanyang mga kaso kaya't walang karapatan ang senador na ideklara na hindi valid o hindi mapagkakatiwalaan ang mga ebidensyang hawak at statement ni Morales. Lalo't ito raw mismo ang nagsasabi na nagsagawa talaga ng pre-operation report ang PIDEA noong March 10 taong 2012 kung mayroon man anyang nagsasabi ng pawang katotohanan sa kanilang dalawa, ito'y walang iba kundi ang dating PIDEA agent dahil mismong siya ay inako niya na bago pa man ang authority to operate ng PIDEA sa kondo ng aktres na si Maricel Soriano ay pinatotohanan na nito na talagang may nakakita sa di umano'y ginagawa ng aktres kasama ang nooy dating senador na si Bongbong Marcos at iba pang may mga impluensyang tao na nakita sa limang larawang pilit na itinatanggi ng PIDEA. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? At narito, panoorin pa natin ang buong video. Napansin ko na ang bait ni Senator Bato kay Jojo Ochoa. Dalawa na siya, naka-strike 2 na siya. Thank you kay Lan Ramos. Una, sinabi niya may previous appointment. Kung ibang senador yan, hindi nila tatanggapin yan. Thank you kay Chester Spence. Hindi nila tatanggapin yan. Previous appointment, senado kami, unahin mo kami. Hindi mo man lang kayang sabihin kung ano yung previous appointment mo. Kami ang tatanggihan ninyo. Show cause na yan kung ibang senador. Pero mabait si Senator Bato. Sabi niya, oh, sige, second try. Ito naman, may COVID na si Attorney Ochoa. Okay, parang pakamot ulo na lang si Senator Bato. Sige, one more hearing. So, pero ang sabi ni Senator Cheese, ano ba, kailan tayo titigil? Kasi parang patawag si ganito, patawag si ganito. Halimbawa, yung pagpapatawag kay Maricel Soriano, hindi naman angkop. Kasi nga, hindi naman umabot sa punto na naimbestigahan. And parang curiosity lang yon. Ang sabi naman ni Senator Bato, bigyan mo naman ako ng discretion on this para ma-determine ko kung ano dito yung germane, kung ano dito yung naaangkop para sa hearing na ito. Bigyan niyo naman ako ng konting prerogative, kumbaga, na siya yung mag-determine kung ano yung tama. Mo naman si Chief after that. Okay. Tinanong nga ni Senator Jingoy, bakit kailangan pa si dating ES Ochoa? Nax. Diba? Bakit na kailangan pa si dating ES Ochoa dito? Hearsay lang naman yan. Muli, sabihin ko, at tama si Senator Bato. Hindi eksakto kasi hindi siya abogado, pero tama yung appreciation niya. Close, very, very close. Kasi sabi niya, oo. Hearsay as to the truth or falsity, kung ano talaga ang sinabi, kung sinabi talaga ni ES Ochoa yon kay dun sa yumaong Yusek Gadapan. Pero, pwedeng magtestigo si Mr. Morales na yun ang sinabi ni Mr. Gadapan sa kanya. Sabi ni Roel, wouldn't it be useless to ask Ochoa dahil sigurado i-deny lang niya yung rape? Ito yung para sa akin. Kung i-deny lang niya, o kahit i-deny lang niya, bakit nakadalawang ano na siya? Dalawang, how do you call this? Continuance na siya. Yung mga tipong, ay, may makapunta. At tingin ko dito, hindi na lang habang nagre-request dun sa ibang mga tao na, uy, sabihin niyo, huwag na akong patawag. Bakit? Tingin ko hesitant siya. Alam mo, kahit sino, magdadalawang isip, kahit sabihin pa natin, i-deny lang niya yun, he will be, if that denial is a lie,
magdadalawang isip siya kasi ang laki ng consequences niya. Kahit sabihin pa natin na powerful sila and the consequences can be mitigated, I think hindi niya gustong mag-lie. Thank you, Jesus si Flores. Sabi ni Ford, kahit si Kumart parang intention na hindi patawag. Hindi. Sinabotahe nung... Alam mo yun. Sige, mamaya pag-usapan natin yun. Ayan. Pata kay Senator Chingwe, sabi niya, sa pagbanggit daw sa mga pangalan ng mga ano, parang sinasabi niya, problema itong witness na ito. Ito medyo nagulat na ako kay Senator Chingwe kasi medyo ito sa stretch. Ang sinasabi niya, itong si, gusto na niyang i-declare na itong si Mr. Morales, sinungaling yan eh. Every time may dinadawit siya na pangalan, katulad nga nung kay E.S. Ochoa, nakakasira siya ng tao na yon. Pero wala namang due process at walang privacy. May posibleng nakaka-violate tayo ng right to privacy nila. Kaloka! Diba, ulit-ulit, sinasabi ni Senator Jingo yon. Yun, itong sinungaling ito eh. Yung mga banggit siya ng banggit ng mga pangalan eh. Kung ano-ano nang iniisip ng mga tao, wala naman silang due process at baka nang violate yung kanilang privacy. Kaloka, pero si Mr. Morales, yung bakbak niya, sinungaling ka, dami mong kaso, gano'n. May perjured statement ka, nagtanim ka ng ebidensya and all that. Hindi ba yun? Paninira din at hindi ba po yun ay kulang din sa due process? So, para sa akin, medyo nagugulat lang ako din minsan sa statements ni Senator Jingoy. Gayun pa man, ang problema talaga, power kasi talaga ng Senado to ask any question that they want. Pero wag naman sana yung overreach, di ba? Ay, nako. Hindi pala, yun. Ay, naku, nakakaloka. Thank you, Lee, kay Susie Flores. Alright. Sabi pa, tapos, nag-i-insist si Senator Jingoy na walang ebidensya si Mr. Morales. Wait, mali yun. Kasi nga, andyan yung document. But we'll talk about soft copies and what we call secondary evidence later on. Pero, ang sabi ni, ulit-ulit na sinasabi ni Senator Jingoy, walang eye shots na ba ito? Hindi pala ako naka-filter dun sa TikTok. Madumi yung lens ko. Okay. So, akala ko naka-fog filter eh. Okay. So, sinasabi niya pa ulit-ulit, walang ebidensya. He said that all throughout the hearing. Halos 5 oras pa ulit-ulit, every chance he gets, sinasabi niya, wala siyang dalang ebidensya. Mali! Kasi ang testimonya ni Mr. Morales ay ebidensya ng kanyang pag-witness, pagsasaksi ng mga kausap niya at yung fact na siya ang nag-execute ng document. Okay? So, hindi, mali si Senator Jingoy doon. Yung testimonya niya, yung affirmation niya, yung identification and due execution ng document po na yun, ay ebidensya din. So, mali po yata si Senator Jingoy. Or well, actually, he's arguing for a position that's not consistent with the rules on evidence. Gayunpaman, tama pa rin si Senator Bato, at sabi ni Senator Bato, hindi kailangan sundan strictly yung rules of evidence na nasa rules of court. Sabi ni Ma'am Mima, si Jingoy, by his logic, wala nang kredibilidad dahil convicted siya. So, ikampanya na natin na huwag na iboto sa susunod na election. 2028 pa po yun kasi 2022 siya nag-umpisa ng term niya. Magandang hapon sa lahat ng nag-join pa lang ngayon sa TikTok at saka nag-follow. Maraming salamat po. So, tapos paulit-ulit yung mga may pending case ka, may case ka for that. Nag-recite siya ng due process rule or doctrine, pero sinasabi niya kay Mr. Morales, hindi ka kapanipaniwala dahil may kaso ka. So the nice thing is that kalat na sa taong bayan, alam na ng halos lahat, or at least yung mga nagpo-follow dito, na yun nga po eh, having a case doesn't necessarily mean that you're guilty. Okay, may kaso yan, oo, pero until sabihin ng judge, mahatulan siya, at final yung hatol na yon, hindi pa po yan ipoconsider, hindi mo pa pwedeng sabihin na siya po ay guilty. Ngayon, ang problema is, sinagot naman ni Mr. Morales, si Senator Jingoy, at sinabihan siya, kayo nga, convicted kayo, ako hindi naman ako convicted eh. So, ang sagot ni Senator Jingoy, yung kaso mo ang atupagin mo. Huwag mo papakialaman yung kaso ko. But of course, he also understands na siyang nakikialam sa kaso ni Mr. Morales, pero okay lang yun sa kanya. So, sinasabi niya, ikaw ang witness dito, I am testing your credibility. Hindi po yan, in a hearing, yung credibility na yan, mababang uri ng ebidensya yan. Kasi mayroong doktrina sa ebidensya na nagsasabing, kung ikaw, mayroong kang ginawa sa nakaraan, tapos, kunwari, sa nakaraan, mayroong nagnakaw ka. Ngayon, inaakusahan ka na naman ng pagnanakaw. Kailangan pa rin patunayan ng prosecution yung mga elemento ng kanyang pagnanakaw. Kung walang ebidensya yon, hindi mo pwede gamitin yung ebidensya ng nakaraan niya para sabihin na magnanakaw siya in this instance.
Okay, o let's say, dun sa first scenario, nagnakaw siya sa department store. Dun sa second scenario, namasukan siya bilang katulong, nagnakaw siya sa kanyang amo. Di umano. Okay, so hinaharap niyang kaso yung pagnakaw dun sa amo. Sasabihin ngayon ng prosecution, walang nakakita, Your Honor, pero nawawala yung ganito, nawawala yung ganyan. Eh siya lang yung nasa bahay. So, at dati, ano siya, na-convict na yan sa, no, sa pagnanakaw. Sasabihin lang ng judge, okay, we'll take that into consideration. Gayun pa man, hindi, kung wala ang ibang ebidensya, yung evidence ng dati niyang pagnanakaw will not stand as evidence na nagnakaw siya in this occasion. Okay? So maliwanag yan. Yung mga ano, mga past acts, maaari kay, ano, pwede mo lang idagdag yan sa ebidensya mo, pero it will not substitute for evidence na mayroon kang ginawa o hindi. Doon sa second instance. So, may mukhang may damage control si Senator Jingoy at sabi niya is para dun daw sa bumabati ko sa kanya na siya daw ay convicted. Yung kanyang pagtatanong ay bilang pagtutupad niya sa kanyang mga obligasyon o responsibilities bilang isang kinatawa ng taong bayan doon sa legislatura. Yes, of course we get that. Wala naman kasing nagki-question kay Senator Jingoy dun sa power niya to ask questions. And in fact, tayo dapat tanggapin natin yun. Oo, senador siya. And in fact, vice chairman siya nung committee na yon. Pero, sorry, medyo maingay ha. Ayan. So, pero, hindi ibig sabihin nun na maaari niyang he gets a free pass para sabihin niya kay Mr. Morales na ikaw may pending cases ka and therefore sinungaling ka. Hindi pa rin ano, it is not an excuse for the lack of logic or the lack of legal basis yun sa sinasabi niya. Gusto niya evidence-based discourse. Pero evidence-based ba yun? Ang ginagamit niya yung existing cases ni Mr. Morales to indicate that everything Mr. Morales said is not true and that the investigation, the everything, yung pag-take ng statement, di niya daw kilala yung informant and so on, lahat yon ay kasinungalingan. So you cannot use the logic na, ay pwede akong ano, senador ako, pwede kong tanungin to. Pero a senator is still required to be logical, to respect the resource person and to give a nod at least to the rules on evidence. Hindi kailangan stricto, ika nga ni Senator Bato, pero kailangan pa rin na meron kang basihan. Hindi mo pwedeng basta sabihin, may kaso yan eh, kaya sinungaling yan. Hindi pa rin yun maitutuwid. Sabi tuloy, in-include niya pati yung ano na parang ano, wala daw, walang ebidensya. Para kay Senator Bato, hindi. Dinetermine na ni Senator Bato at sinabi niya, ako, I have determined na totoo yung dokumento. Oo, soft copy nga yan. Pero ang tingin ko, totoo yan. Ngayon, okay. Si Senator Bato, medyo tumatanggi, medyo naapektuhan siya later on na sinabi ni Senator Cheese, wala yung document. What you have is a big photograph of a copy of the document. O sige, tama naman si Senator Cheese doon. However, a photocopy is allowed. Pwede naman kasing isumite yung photocopy later on. I mean, somebody obviously has a copy of a photocopy of the original document. Ngayon, ang tawag dun sa photocopy ay secondary evidence. Sa hukuman, ang secondary evidence ina-allow yan. Kahit photocopy lang yan ng original. Kapag yung original ay nasa has been destroyed nasa pangangalaga or posibleng nasa pangangalaga nung kabilang party at wala sa kanilang interest na i-produce yun. So hindi natin sinasabi at hindi tama yung sasabihin na picture lang yan of a photocopy. But the photocopy can be submitted as secondary evidence. On the other hand, pwede rin naman sabihin ni Senator Bato, hindi tayo magiging stricto dito. All we need is proof that this is a faithful reproduction of an existing document. At sinabi na ni Mr. Morales, yan po ay tunay kasi ako ang gumawa nun. Sa totoo lang, mas mabigat pa nga yung identification ni Mr. Morales ng document than the actual document itself. Okay, folder na naman pinag-uusapan ninyo. Para sa akin, until that folder sees the light of day, we will not admit of its existence yet. Kasi the best evidence is the folder itself. Okay? Hindi, mamaya may folder na yan, ganyan-ganyan. Sige, kung may folder, I get it. Very credible si Madam Maharlika that there is in fact a folder. But until that folder sees the light of day, it's Schrodinger's cat. We don't know if it exists or it both exists and doesn't exist. Hintayin natin na lumabas yan. Thank you kay Veron at saka sa kay Roger SD, kay Hajiri at saka kay License. Thank you very much. Sabi ni Amit, do all persons have a right to dignity? Ba't niyuyurakan nila dignidad? Actually, walang ganon. Personal integrity, pwede. But personal integrity pertains to intrusions dun sa ano. Pero yes, yung pagpapahiya ay masama yun. Tama yun. Hindi dignity eh. Yung
ano, may right tayo to be ang saksi, ang mga witnesses, may karapatan against harassing questions, badgering questions, yung paulit-ulit and so on. They have a right to be protected from that. Unfortunately, the Senate is both the judge, jury, and ano, prosecutor in this case, di ba? So, sila yung nagkakamali, pero sila rin dapat nagkukorekt sa sarili nila. Saan katatakbo? Ito. So, ngayon nagkaroon ng surprise witness. At dito, hindi ako sang-ayon sa ginawa ni Senator Bato. Kasi ang sabi ni Senator Bato, oh, sige, may surprise witness. Kung ako yan, nasabihin ko, wait, bawal surprise witness. Ipaalam niyo muna sa chair, sabihin mo kung ano yung what he's going to testify on. Eh, as it turns out, si former PDEA Chief Santiago, Dionisio Santiago, di ba? Pumunta lang doon halos para mag-rant against Mr. Morales. So, gets natin na siya ay ano, saksi doon sa character or lack thereof, in integrity or lack thereof of Mr. Morales. Gets natin yon. But again, that is not evidence as to whether or not the document exists. Diba? Ang sinasabi lang lang, hindi. In fact, later on, nabaliwala lahat yon nung tumestigo na ang PDEA on the document itself. At yun yung dapat iniintay natin, o yun yung iniintay natin na ebidensya, yung testimony ng PDEA, the examination of the document itself, or the photocopy or photo of the photocopy of the document itself. And ano nangyari? They were forced to admit that this document does in fact exist. It does not have a control number because hindi pinayagan yung investigation. Oh. And that it is not sinasabi nila hindi yan official document, wala yan dun sa pagkasunod-sunod ng mga documents. Baliwala lahat yon. Bakit? Because the investigation was not allowed, and therefore it does not become a case. Only cases will have control numbers. Okay, so in this case, denied. Oh, tapos ang dami pang sinasabi ng PDEA, ay wala siyang hindi siya kasama sa pagkasunod-sunod. Sabi nga ng Bato, alam ko na yan. Eh syempre wala yang control number, hindi yan kasama sa pagkasunod-sunod kasi hello, hindi niyo nga pinayagan yung investigasyon. Bukod pa diyan, sa na-elicit pa ni Chis na standard itong form na to. Tama yung form. At sinabi naman ni Mr. Morales, siya yung nag-execute. So, ang gusto kasi ng PDEA, i-mix up yung official document with an authentic document. Magkaiba po yun. At we brought this up already in the previous discussions. Ano yung sinasabi natin? Iba ang authentic document sa official document. Sabi ng PDEA, it doesn't exist in our files and therefore, hindi yan totoo. Mali. All PDEA can do is testify that it is not an official document. And of course, it never became an official document because it has no control number, etc. Ito po ay rejected, although it should be contained in the archives. Okay. Or, as si Chis Escudero elicited, it could be the personal copy of somebody. Okay, so that doesn't mean, it means therefore, that this is a personal copy. But it is authentic because Mr. Morales already testified on its authenticity by identifying it as a document that he executed. PDEA is simply saying, hindi kasi yan official. Mali, Mr. Doon ako nawindang eh. Why do you keep insisting? Walang problema. Sinasabi na nga ni Bato, sige, hindi official document ito. Sabi ni Chis, personal file. Personal file ito, yes, but you cannot say that it doesn't exist simply because it is not an official document. Gets nyo? Thank you kay Andresa. Thank you kay Veron. Kay Ilongga sa Cavite. Kay Glacie. Kay Roger SD. Okay? O, naintindihan nyo so far kung bakit yung testimony ng PDEA relevant, pero baliwala. Thank you kay Pixie. Thank you kay Bernie Rivera at kay GM. At kay... Ayun, paso. Okay, kamusta? Okay pa ba? Naintindihan niyo pa? Sabi ni Olive, nag-comment pa sa opinion ni Marcoleta pero kulang. Ang sabi ni Kong Marcoleta, supplementary evidence ang document but kung may witness for its authenticity like yung mismong signatory ay authentic yon. Correct! So there is a difference between an official document. An official document is contained in the records of the office. Office document. Official document. But authenticity, pwedeng authentic yan na hindi official document. Thank you kay Jing. Okay? Okay na? Okay tayo? Are we clear on the difference between an authentic document and an official one? Sabi ni Beck, Bali inamin na din ng PDEA na posible may document na ganon. Correct. Wala lang records nila kasi hindi official. Tama po ba? Correct. Correct. Now, it could have been official kung ito ay allowed. Diba? Thank you kay Harry. Harry Tinola. Bago tayo tumuloy, huwag kakalimutan, like, share, follow, subscribe. Okay?
So tama si Joey Ong. Ang tanong ngayon is bakit di natuloy? So yun ngayon ang nagiging pinupuntirya ni Senator Bato, kaya gusto niyang papuntahin si former Executive Secretary Jojo Ochoa. Yun ang exciting. Isa pa yun. So ano pa ang ano, kailangan kapuna-puna dito? So ituloy natin yung ano, drug test. Dahil yung drug test ay hindi pala required ng COMELEC. Thank you kay Brian. At saka kay Brian. Hindi required ang drug test sa COMELEC. Pero sabi ni Chief Escudero, ni Senator Escudero, naalala ko, sabi daw ni ano, ni dating ES Vic at the time, the lawyer of BBM, na ano, BBM tested negative for all possible drugs. Pero ang testimony doon ng ano, ng St. Luke's, ng mga technicians, thank you kay Brian, ay he only tested negative for ang, okay, for the C. Kasi baka ano yun tayo ng magugot tayo. So, yun lang at a single ano lang. So, wait, na-realize that, sorry, third pala to. Na-realize din ni na Senator Cheese, may loophole yung batas. Nagre-require tayo ng drug test everywhere pero hindi tayo very clear on just what drugs are being tested. Thank you, Nature Lover. So, yung iba pala for, ano lang, for MJ lang and Shasha, di ba? Pero, merong iba na for the C and so on. So, isa lang pala ang tinesting. Now, I'm not saying that Senator Vic, ES Vic, lied or anything like that. As far as he knew, kasi hindi naman, the ordinary layman, lahat tayo, akala natin, pag nag-drug test ka, lahat na ng droga yon. Ay, hindi pala. So, it really depends pala on the kind of drug test that you get. So, in this case, oops, isa lang pala.